Nagising si Jam sa di pamilyar na silid, kaya naman napabalikwas siya nang bangon. Color light blue kasi ang bedsheet sa maging ang kumot na nakatakip sa kanya. "Where am I?" tanong niya habang inaapuhap ang kanyang dibdiba down to his core. She's safe. Walang gumalaw noon cause she doesn't feel wrong. Nang bigla niyang naalala ang nangyari sa date nila ni Andre. Nawalan nga pala siya ng malay. Bigla siyang nakadama ng hiya sa lalaki. And that man brought her to this room. Naalarma siya nga bigla saka bumaba sa kama. Oh no, bulong niya nang makitang gabing gabi na. Di pa siya nakakauwi. Ano na lang ang iisipin ng papa niya? Paika-ika niyang tinungo ang pinto. "You can stay here overnight." Boses yun ang lalaki na nabungaran niya sa labas ng pintuan at halatang papasok sa kwarto. Hahanapin ako ni papa. Pagdadahilan niya na tumalikod at nagtakip ng mukha. Nahihiya siya sa lalaking ito na di niya alam kung bakit. "Don't worry, I'll call your dad later." "Ayaw kong makatabi ka sa pagtulog. Uuwi na lang ako." Kinakabahan niyang sabi dahil sa malamig nitong boses. She doesn't know why she felt some butterfly in her stomach. "And who said that you can sleep with me in bed? And what are you doing?" Sabi nito sa kanya na lumipat sa harap niya at walang pasabing tinanggal ang kamay niyang nakatakip sa sariling mukha. Napatanga naman siya sa katuwid na tumayo pero di makatingin sa lalaki. Lalo pa yata siyang kinabahan at nahihiyang tumingin ng diretso sa lalaki pagkatapos. Ang lapit kasi nito sa kanya. Nakita niyang nakakunot noo ito. "I know, natatakot ka sa mukha ko. Do you really want me to be your husband?" Isang taong di mo matingnan ng diretso. Tila malungkot itong sabi sa kanya. Mukhang na-offend ito sa pagtatakip niya ng mukha. Bigla siyang nakonsensya. Wala siyang nararamdamang takot sa lalaki batay sa itsura nito. But what she had counted on his inexplicable feelings. Ano bang nangyayari sa kanya? "Halika, nagluto ako. Kumain na tayo." "Hindi ka kumain kanina sa restaurant kaya alam kong nagugutom ka na." Nang di siya sumagot ay sabi nito saka binuhat siya sa pagkakabigla niya. "Oh!" React niya sa pagkakagulat. Napahawak siya sa matigas itong braso at pumasok kaagad sa ilong niya ang scent nito. "God, is this really how it feels to be in a man's arms?" Tanong ng inosente niyang utak. "Bakit parang ang sarap sa pakiramdam?" Tila dinuduyan siya. "Huwag ka nang kumontra, alam kong masakit pa yung paa mo." Saway nito sa kanya nang mahuling nagtatanong ang mga mata niyang nakatingin dito. Ngayon niya lang napansin na nilagyan pala nito iyon ng benda. Kaya pala parang mabigat. Tama ang kanyang ama, mabait si Andre. Gentleman and most of all, mabango. Yung amoy na hindi siya allergy. Meron kasi siyang inaayawan na amoy at pakiramdam niya tuloy ayaw niya nang magpalapag sa lalaki. "I'm a vegetarian, so before you finally comply your father's decision, I just want you to know that you have to eat a based on my menu. Bawal ang karne sa bahay." Sabi pa nito matapos siyang ilapag sa harap ng mesa at ngayon ay pinaglalagyan siya ng pagkain sa plato. Napaupo na ito sa tapat niya at nakatingin ng diretso sa mata niya na tila binabasa ang laman ng utak niya. Doktor ito kaya alam ng lalaki ang mabubuting pagkain para sa katawan ng isang tao. Kaya pala fit ang katawan ng lalaki. Napatingin siya bigla sa chest nito. Matigas yun kasi halos nahawakan niya kanina. Di pa man sila kasal pero bakit ganito ang pumapasok sa isip niya? "Di ako gutom." Sabi na lang niya nang makitang ampalaya ang nakahain sa mesa. Bukod doon, wala na. Nagbaba agad siya ng tingin. Mayaman ang pamilya niya at nasanay siya sa bahay na nasusunod ang gusto niyang kainin. Hindi siya kumakain ng kahit anong gulay maliban sa lettuce na kadalasan ipinapatong sa burger. Kahit alam niyang super healthy noon sa katawan ng isang tao. Kaya ba ito ang gusto ng ama niya para kontrahin ang gusto niya? "It just tastes bitter at first, but when you eat this often, you'll be surprised that you like it, trust me." Ngiti nito sa kanya na nilagyan ng kanin at gulay ang spoon at ngayon nasa tapat na ng bibig niya. She looked straight into the man's eyes with unexpected feeling while her heart beat fast dahil sa pagkakangiti nito sa kanya marahil or sa isiping susubuan siya ng lalaki. Automatic na bumuka ang bibig niya nang di namamalayan. "What the hell?" Bulong ng utak niya matapos malasahan ang ampalaya sa dila niya. Agad nagtakip ng bibig ang matapos maduwal. "Here," abot nito ng tubig sa kanya at nangingiti pa. Or maybe pinagtatawanan siya nito.
Di na siya nag-abala pang nguyain yon sa kaitinulak ng tubig. Masyadong matamis ang ngiti nito kanina kaya napapanganga siya ganun man, nalasahan niya pa rin ang ampalaya. Another one. Sabi nito na nilagyan ulit ng kutsara pero napatay siya at padukwang na pinigilan niya ang kamay nito. No, please. I'm not starving. The man looked at their hands together before their eyes meet. Nasa mga mata nito ang pagkagulat sa ginawa niya. Saka lang niya na-realize na umaakto siyang bata. Napangiwi tuloy siya na unti-unting binibitawan ang kamay ng lalaki lalo pa at may kuryenteng gumapag sa kanya dahil sa pagkakadaiti ng kamay nilang dalawa. Pero her surprise ay hinawakan siya nito sa pisngi and their lips were joined together. Napamulagat siya, napamaang. That kiss would be her very first kiss in her entire life. Trust me, magugustuhan mo to, okay? Sabi nito matapos siyang dampian ng halik sa labi. How she could allow this man to kiss her lips like that? Parang nirigido ang puso niya. Ano ba dapat ang magiging reaksyon niya? Kung sasampalin niya ang lalaki, baka magalit ito at isa pa, ikakasal na sila. Baka kaya siya kinis nito kasi iniisip ng lalaki na girlfriend siya nito. Nalilito siya like she wondered how to act properly in front of this man. Ano ba to? Nag-iwas siya ng tingin when she finally realized na wag na lang itong sampalin. Masyadong harsh ang naisip niya kapalit ng matamis nitong halik. Napangiti naman si Andre ng lihim na naging reaksyon o sa lihim ng naging reaksyon ng dalaga. Bakit ba siya nasisihan gawin sa isang inosenteng ang mga ganitong bagay? He lay his hand on the woman's face and kissed her as if commanded by his heart. Walang kahit anong kalokohan. She liked the girl so much. Ang bilugan nitong mata habang nakatingin sa kanya, ang maninipis nitong labi na nag-aanyayang halikan siya. That's why he kissed her. This woman could be his wife at masaya siyang pagsilbihan ito. Isa pa, may kasunduan sila ng ama nito na pagagalingin niya si Jam sa sakit nito at pwede na siyang maging malaya. At tutuparin niya yun. At sa tulong ng halik niya, ay nakakain ito ng maayos. Saka pa lamang niya ito hinatid pa uwi dahil ayaw nitong matulog sa bahay niya. Kaya ko na, Andre, salamat. Sabi nito nang akma siyang abuhatin pagdating nila sa bahay. Pero tila wala siyang narinig. Humawak ka kung ayaw mong mahulog, sabi na lang niya. Napipilitan itong humawak sa kanya na nag-iwas ng tingin. Sinalubong kaagad sila nang nagpapakilalang yaya nito. Nag-aalala pa ito kay Jam matapos makita ang paa na may benda at buhat niya. Ito rin ang nagturo sa kwarto ng babae. Iinom ka ng gamot para tuluyang gumaling ang paa mo. Susunduin kita bukas. Good night. Haniya habang marahan itong inihihiga sa kama. At isa pa, mag-iingat ka sa paglalakad or better yet, avoid wearing with heels, okay? Napapalunok ito nang biglang nag-iwas ng tingin sa kanya. Mabilis din itong tumagilid patalikod sa kanya matapos niyang mailapag. I'm gonna go. Would you care to say anything? Nananadya niyang tanong. Bye, ingat ka. Napipilitan itong sabi. Ngumiti lang siya sa kalumabas na ng kwarto.